Magandang araw po sa ating lahat. Kumusta po kayo? Sana po ay nasa mabuti po kayong kalagayan. Dalangin ko po na lahat po tayo ay ligtas at patuloy na nararanasan ang pagmamahal ng atin pong Panginoon. So, welcome po again dito po sa ating araw-araw na pagpapala sa atin pong Panginoon. Amen. So, ang aking po ibabahagi sa inyo ay ang puso ng Diyos o yung the heart of God. Sabi po sa Isaiah 49:10, they will neither hunger nor thirst, nor will the desert heat or the sun beat down on them. He who has compassion on them will guide them and lead them beside springs of water. So, napakaganda po ng pangako ng Panginoon para po sa atin at nahayag din po sa scripture na ito ang puso ng Diyos para po sa ating lahat, no, na nananampalataya sa Kanya at patuloy na umaasa sa Kanya pong provision para po sa atin, no? At minention po dito, sabi po dito, they will neither hunger nor thirst, no? Hindi daw po tayo, no, naniniwala sa Panginoon, hindi daw po tayo magugutom at hindi rin tayo mauuhaw, no? Kahit daw po nasa kalagitnaan man tayo ng isang desyerto, no, ay hindi daw po tayo masusunog or maano, sabi po ng Panginoon. And who has compassion on them will guide them and lead them beside springs of water. At sinabi rin po ng Panginoon dahil sa kanyang habag, no, tayo daw po ay ihahatid ng Panginoon sa springs of water. Siguro po yung sitwasyon natin ngayon, no, ay medyo marami po tayong mga pinagdadaanan, lalo na po itong panibagong blow na naman, no, sa atin. Dumadami po yung mga cases ng COVID na naman, nababalitaan natin, no, at medyo syempre po nagdudulot ito ng pangamba sa marami po sa atin, no? Pero tayo po'y patuloy na manampalataya sa Panginoon, magtiwala sa Kanya. Alam po natin, no, na when things are beyond our control, God's still in control of everything. At alam niyo po, tayo'y nabubuhay, no? Maganda po na makapamuhay tayo. Ayon po, no, sa ating pinaniniwalaan, no? At maganda po na bukod sa mga, syempre, naniniwala po tayo sa mga opinion natin or mga sarili po nating mga kaisipan, no, maganda po na maniwala tayo sa sinasabi po ng Panginoon. At tayo po alam natin, no, ay itatawid tayo ng Panginoon, ng kanyang habag, ng kanyang pagmamahal, at tinitingnan niya po tayo ng may compassion, lalo na po sa mga sitwasyon natin na ito, no. He can sympathize, no, sa atin pong mga situations at sa atin pong mga pangangailangan. At ang maganda po, alam niyo yung pangakong ito, no, ay hindi po nagmula ito sa tao. Ito po yung nagmula sa atin pong Panginoon. At sa mga pagkakataon po na hindi natin matanaw or mahawakan ang mga realidad ng ating mga pangarap, no, alam ko po, marami tayong mga gustong-gusto ng gawin, no, mga gustong-gusto ng puntahan, no, makaalpas na tayo sa mga sitwasyon na ito na parang nagre-restrict po sa atin, hindi natin magawa kung ano man yung gusto nating gawin o makabalik tayo sa mga normal nating mga pamumuhay, no, ay maganda po, no, na panghawakan natin patuloy ang kanyang mga salita. Dahil ang salita po ng Diyos, titiyakin niya mismo na ito po ay papangyarihin niya sa atin. So may mga sitwasyon po ba tayo that we are needing help, no, at saka yung guidance ng Panginoon? Maybe it's a time of famine or a time of testing or a time of challenging situations that we are experiencing now. Maybe you are experiencing yung mga health challenge po, may mga nagkakasakit, no, may mga pangangailangan, mga matinding pangangailangan. Meron po tayong pangako ng Diyos na mapanghahawakan. Ito po yung good news, no? We can always hold on to the promises of God. At sinabi po dito, pinangako niya na meron po siyang compassion sa atin, and He will guide us, and He will lead us through, and He will bring us beside the springs of
water, no? So makakaasa po tayo, no, na ang Panginoon ay isusupply po niya sa atin ang lahat po ng ating mga pangangailangan. Hindi niya tayo iiwan, hindi niya tayo pababayaan, hindi niya tayo hahayaang magutom o magdarahop o maging salat sa ating mga pangangailangan. Makakaasa po tayo sa habag at sa kalinga ng Panginoon. Hindi lang yung physical na needs po natin, even yung mga emotional needs natin, no? Maybe pakiramdam nyo, nag-iisa na lang kayo, or maybe feeling nyo na parang walang nakakaunawa sa inyo o walang nagmamahal sa inyo, makakaasa po tayo na ang Diyos ay hindi po niya tayo iiwanan, no? At hindi po niya hahayaan na hindi natin maramdaman ang kanya pong pagkalinga at pagmamahal. Alam niyo po, hindi laging nandyan yung isang kaibigan, no? O mahal natin sa buhay upang tayo po ay agapayan. Ngunit ang Diyos ay parati pong nakaantabay sa lahat ng oras. Ang kanyang banal na spirito ay aaliwin tayo at maghahatid sa atin ng kapayapaan, ng kagalakan, ng katiyakan sa kabila ng mga hindi magagandang mga sitwasyon. Amen. Sabi rin po, no, sa Isaiah 49, sabi po dito sa verse 15, "Can a mother forget the baby at her breast and have no compassion on the child she has born? Though she may forget, I will not forget you." So napakaganda po dito na yung compassion po ng Panginoon sa atin, no, ay higit pa po sa compassion ng isang tunay na ina o ng magulang sa kanya pong mga anak. No, sabi po dito, nakakabalita tayo, minsan may mga magulang or mga ina, no, na ina-abandon yung kanila pong mga anak. Subalit dito po, sabing ganun, makalimutan ka man ng iyong ina, ang sabi po ng Panginoon, hindi niya tayo kalilimutan. Kaya po sa mga pagkakataong ito, huwag nating isipin, no, na hindi po tayo, na pinabayaan na tayo ng Panginoon or yung kalinga niya ay nawala na sa atin. Bagamat marahil, no, yung isang pangangailangan hindi matugunan, isang problema ay hindi matapos, no, or marami pang mga samutsari, no, na naiisip tayo. Huwag po natin hayaan, no, na makalimutan natin, no, ang pangako ng Diyos sa atin. Sabi niya po, no, hindi niya tayo pababayaan. Makalimutan na tayo ng lahat, pero ang Diyos, hindi niya po tayo pwedeng kalimutan at pwedeng pabayaan at hindi niya pwedeng i-provide lahat po ng ating pangangailangan. So tayo po ay patuloy na tumunghay sa atin pong araw-araw na pagpapala, dahil araw-araw po ay may inspirasyong ihahatid sa atin ang salita po ng ating Panginoon. At patuloy po tayong magkaroon ng isang personal na relasyon sa Diyos, kasi alam niyo po, ito yung pinakamahalaga sa mga panahon na ito, no, na mayroon po tayong napakaganda, napakainam, no, napakabuting relasyon sa atin pong Panginoon. So tayo pong lahat ay manalangin at patuloy po natin buksan ang puso natin sa atin pong Diyos. Salamat po, Panginoon, sa pagkakataon na muli kami ay kinakausap mo, Panginoon. Salamat po ng mga salita mo'y naghahatid sa amin ng pag-asa, ng buhay, Lord, at ng katiyakan, Panginoon. Salamat po, Lord, sa iyong mga pangako, buhay na mga salita, Panginoon, na amin pong aasahan, Panginoon, at salamat po na ina-assure mo kami, O God, no, hindi mo kami pababayaan. Lord, may mga kinakaharap man po kami, mga challenging na mga situations. Lord, makakaasa po kami, Panginoon, na ikaw ay Diyos na lagi pong nandiyan, Panginoon, at ready na i-provide sa amin lahat po ng aming mga pangangailangan, material man po yan, Panginoon, Lord, mga emotional namin na mga pangangailangan, Panginoon, salamat po, O Diyos, na ikaw ay handang tumulong, Panginoon, sa amin lahat. Lord, ito po yung puso mo, Panginoon, napakaganda ng iyong puso, napakaganda ng iyong hangarin, napakaganda ng iyong plano para sa iyong mga minamahal sa amin, Panginoon, na iyong mga anak. Salamat po, O Diyos, Lord, sa iyong patuloy na kalinga
at proteksyon sa aming lahat, maging sa aming buong sambahayan. Lord, salamat po na ang proteksyon mo, Panginoon, ay bumabalot sa amin. Panginoon, kung meron pong may mga sakit, may mga karamdaman, salamat po, O Diyos, hayaan mo, Lord, na hipuin mo, Panginoon, Lord, ang aming mga physical na katawan. Lord, kung may mga emotional man kaming mga dinaramdam, Panginoon, salamat po, O Diyos, Lord, na kami, Panginoon, ay magkaroon ng healing, Panginoon, magkaroon kami ng pag-asa, magkaroon kami ng inspirasyon, Panginoon. Salamat po, O Diyos, sa iyong pagkalinga sa bawat isa sa amin. Lord, tinatanggap po namin sa iyo ang lahat po ng mga pagpapalang ito, Panginoon, para sa amin. Sa pangalan ni Jesus, Amen, Amen. God bless you. Keep safe.